Barangay Love Stories. May mga pagkakataong umiibig tayo sa hindi natin inaasahang panahon at lugar. Mahanap natin ang pag-ibig sa isang platform na akala natin ay laro-laro lang, tulad ng mga chat rooms sa internet na pwede mong makausap kahit ang nasa ibang bansa. Ikaw kapuso, na in love ka na ba sa ka-chatmate mo? Dear Papa Dudut, ako po si Loy, lumaki ako sa isang masaganang pamilya. Lahat ng gusto ko ay naibigay sa akin ng parents ko dahil pareho silang may trabaho. Nagtatrabaho sa bangko ang nanay ko at ang tatay ko naman ay nasa ibang bansa. Kaya mas malaki ang kita niya. Hindi po naging problema ang pera sa amin. Nakapag-aral po ako sa magandang paaralan at ayoko mag-complain sa mga panahon na yon dahil alam kong ginagawa lang ni tatay ang responsibilidad niya bilang good provider sa amin para maging maayos ang pagpapalaki sa akin. Pero parati akong nangungulila sa kanyang presensya noong bata pa lamang ako dahil madalas ay hindi ko siya nakikita. Tuwing umuwi lang siya sa bansa para magbakasyon, ang ilang araw ko lang nakakasama ang tatay ko. Ramdam ko na sobra akong mahal ng tatay, lalo na at nag-iisang anak lamang ako. Sinasabihan niya ako na kung ano man ang gustuhin ko, paglaki ko ay hahayaan niya ako. Basta't ipangako kong mag-aaral lamang ako mabuti dahil hindi madali ang buhay sa Pilipinas. At kailangang nakapagtapos ng kolehiyo at maging wais para hindi magutom. Tinandaan ko mga sinabi sa akin ng tatay, Papa Dudut. Nag-aral po ako ng mabuti at eto ang naging paraan ko para ipakita sa tatay ko kung gaano ko siya kamahal. During college ay medyo naibsa ng pangungulila sa kanya dahil sa internet. Nauso na kasi ang video chat. Bumili agad kami ng computer para regular naming nakakausap si tatay. Pero hindi namin inakala ni nanay na panandalian lamang ang ganitong setup ng communication namin sa kanya. Dahil sa nangyaring masama kay tatay, Papa Dudut. Isang balita ang nagpaguho ng aming mundo ni nanay. Pumanaw si tatay dahil inatake ito sa puso. Parang pagod na pagod sa trabaho ang anak kong engineer, ah. Baka kailangan ng baby ko ang masahe ni nanay. Nay, pwede po ba? Kaso baka kayo naman ang mapagod. Hard na masahe na ang gusto ng katawan ko. Aba, ibig sabihin binatang binata na ang anak ko? Siyempre naman, 22 na ako. Pero papayagan ko pa rin kayong tawagin akong baby. Kahit baby damulag na ako. Halika nga dito. Nay, tama na, nakikiliti ako. Dating mo lang, tapos ngayon engineer ka na. I'm so proud of you, anak. At syempre, proud din ang tatay mo sa'yo. Sayang lang talaga, Nay, no? Hindi naabutan ni tatay na naging engineer ako. Pero alam kong masaya na siya ngayon sa langit. Aba, syempre, tuwang-tuwa ang tatay mo sa naabot mo. Pero talaga bang buo na ang desisyon mo na dito lang sa Pilipinas magtatrabaho? Buong-buo na, Nay. Dito lang ako. Nay, kung may babalik lang natin ang nakaraan, sana dito lang din nagtrabaho si tatay. Mas maraming pagkakataon ko sana siyang nakabanding. Gusto lang ng tatay mo na magkaroon ka ng magandang buhay. Maging maginhawa tayo. Alam mo, hindi ko na hinangad na sana dito na lang nagtrabaho ang tatay mo. Kasi gusto niya yung ginawa niya at sa ikabubuti ng lahat yun. E ang kaso, inabot lang siya doon ang huling sandali niya sa mundo. Pero ang mahalaga, anak, mahal tayo ng tatay mo. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya. Iba ka talaga, Nay. Maswerte si tatay sa'yo kasi
Naging honest ka sa kanya. Yung iba kasi. Ang tawag sa kanila, hindi makontento at walang awa. Ang hirap kaya magtrabaho sa abroad. Tapos gumagawa pa ng kalokohan ng naiwan sa Pinas. Ay, o Esha, kung saan ka masaya, ay di doon tayo. Eh pero anak, binatang binata ka na. Abay dapat mag-asawa ka na. Ayaw mo na ako maging baby ngayon, Nay? Gusto niyo na ako agad mag-asawa? Gusto niyo na ng apo? Hindi naman ako pabata eh. Tatanda din ang nanay mo kaya gusto ko na ng apo. Kung wala lang akong problema sa matres, marami siguro kayo. Eh, pero masaya naman ako na biniyayaan ako ng isang tulad mong napakabait at gwapo. Kaya gumawa ka na ng baby anak. Hanap ka na ng asawa. May trabaho ka na naman eh. Alam mo naman ang chismis. Ayoko lang na napag-uusapan ka. Chismis? Yung mga tao talaga? Judgmental. Bading daw ako kasi mahihayin at wala pang girlfriend kahit may trabaho na. Ibang klase din sila. Bakit hindi nila unahing bantayan yung mga sarili nila? Basta ako, kahit ano pa man yan, mahal kita at gusto ko nang magkaapo. Sige na baby ko, mag-girlfriend ka na at gumawa na kayo ng baby. Kayo talaga, Nay. Pero pag-iisipan ko po, wala pa naman ako nakikilalang babae na pwede kong ligawan eh. Anong wala? Hindi ka kasi tumitingin sa paligid mo eh. Marami naman dyan. O, eh tulad na lang ni Fatima. Si Fatima na lang kaya anak, ligawan mo na siya. Nay naman! Anong nay naman? Ang ganda kaya ng kababata mong yan. At saka mabait pa. Nakausap ko nga siya nung nakaraang araw eh. Tapos, baka kung ano-ano na naman ang sinasabi niyo sa kanya ha? O eh, sabi ko, baka gusto ka niya. Nay naman! Ayun na naman tayo. Nakakahiya. Hindi ka dapat mahiya. Yung mga lalaki dyan na akala mo ay kagugwapo, hindi naman marunong panindigan ang responsibilidad nila sa babae o kaya sa anak nila. Yun ang dapat mahiya. Hala, ang seryoso naman ang sinabi niyo, Nay. Marami kasing nabubuntis ngayon tapos iiwan lang ng mga lalaking hindi marunong manindigan at tumataka sa responsibilidad nila. Alam mo, anak, hindi ka katulad nila. Dahil pinalaki ka namin ang tatay mo ng tama. Opo naman, Nay. At nagpapasalamat ako sa inyo sa pagpapalaki ninyo sa akin na gwapo. Alam niyo, Papa Dudut, kaibigan lang ang turing ko kay Fatima. Hindi ko pinasok sa utak ko ang sinabi ni Nanay ni Risa na ligawan ko si Fatima. Nagkakahiyaan din kami ni Fatima tuwing nakakasalubong ko siya kapag umuwi ako sa bahay namin sa Batangas. Lalo na't alam naming dalawa na gusto kaming paglapitin ng aming mga magulang sa isa't isa. Tuwing paalis ako ng bahay ay parang bumalik ng Maynila para sa aking trabaho'y alam kong nakatanaw si Fatima mula sa bintana ng kanilang bahay. Sa mga panahon na yon, Papa Dudut, ay wala akong naramdaman talaga kay Fatima. Parang kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Naging uso naman sa panahon ko habang nagtatrabaho ay ang chat rooms sa internet. Makakatagpukan ng iba't ibang lahi, kinulit ako ng kasamahan ko na subukin na pumasok sa chat rooms. And one night ay pumunta kami sa isang internet cafe. Doon ay gumawa ako ng account at sinubukan ng bagong kinakahumalingan ng mga tao. Pumasok ako sa isang chat room, Papa Dudut. At nakilala ko ang isang babae na nasa Europe. Pero hindi siya European, isa siyang Pinay na doon lamang nagtatrabaho. In short, isa siyang OFW, si Gracie. Medyo kalug siya at naging magaan ang loob ko sa kanya. Nagustuhan ko siya dahil nga magkaiba kami ng personality. Mahiyain ako at siya naman ay parang kinain ang lahat ng self-confidence sa mundo. Na-challenge ako sa kanya, Papa Dudut. Nang umuwi siya sa Pilipinas ay nagkita kaagad kami. Na-confirm ko sa aking sarili na gusto ko si Gracie. At nang umuwi ulit siya for the second time ay nakituloy na siya sa apartment ko dahil girlfriend ko na siya, Papa Dudut. 24 years old na ako noon at matanda lang siya ng 2 taon sa akin. Hindi alam ni nanay ni Risa na meron akong ka-live-in sa apartment ko.
Iba sa pakiramdam ang may nagmamahal, Papa Dudut. Iba sa pakiramdam ang may kasama sa bahay na mahal mo at nayayakap mo. Sa mga panahon na yon ay sure na akong si Gracie ang babaeng pakakasalan ko. Pumasok ka sa loob. Hindi magandang tumambay ngayon dito dahil sa usok ng mga sasakyan. Okay ka lang ba? May problema ka ba? Gracie? Oo. Ibig sabihin nito, magiging tatay na ako? Totoo ba? Yes! Tatay na ako! Han, bakit parang ang lungkot mo? Magandang balita to! Pero Han… Nag-alala ka ba dahil hindi ko pala sabi kay Nanay na Riza ang tungkol sa atin? Umuwi tayo bukas sa Batangas. Papakilala na kita. Alam mo, matagal nang gusto ni Nanay na magkaroon ako ng girlfriend. Ayaw mo naman na ipakilala kita. Pero dapat ngayon, pwede na kitang ipakilala. Magiging mag-asawa na tayo. Magpakasal na tayo. Sabihan ko si Nanay. Matutuwa yun kasi magiging lola na siya. Magkakaapo na siya. Han, salamat ha. Sobrang saya ko talaga. Loy! Oh, Han, bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? Pananagutan naman kita eh. Hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko sa'yo at sa magiging anak natin. Hindi ako pwedeng mabuntis. Bakit? Maselan ba ang kalagayan mo kaya natatakot kang mabuntis? Ipapacheck kita sa doktor. Kayo ng baby natin. Ipapalaglag ko to! Ano? Bakit? Hindi! Huwag mo ipalaglag ang bata! Makinig ka, Loy! May dapat kang malaman! Hindi kita maintindihan, Gracie! Ano ba ang dapat kong malaman? May asawa na ako! Ha? Huh? Tama ang narinig mo! May asawa at pamilya na ako sa Cebu! Ano? Ibig mo sabihin, nakipagrelasyon ka sa akin kahit may asawa at mga anak ka na? Oo! Kaya ipapalaglag ko to at uuwi na ako ng Cebu sa susunod na linggo. Ang alam nila sa susunod na linggo ang uwi ko galing abroad. Teka, sandali lang. May asawa at mga anak ka? Naglihim ka sa akin? Patawarin mo ko, Loy. Akala ko hindi mauuwi sa ganito ang lahat. Gracie, huwag mo naman paglaruan ang pagkatao ko. Minahal kita. Kaya nga gusto kong ipalaglag na to dahil ayokong paglaruan ka pa. Wag! Please, huwag mong idamay ang bata. Huwag mong ipalaglag ang anak natin. Anong gusto mong gawin ko? Uuwi ako sa amin tapos buntis akong haharap sa asawa ko? Sabihin mo hindi ka pinauwi ng employer mo. Dumito ka muna hanggang sa may panganak mo ang anak natin. Alam mo, Gracie, masakit na niloko mo ako. All this time pala, para akong tanga. Naging kabit. Pwede pala maging kabit ang lalaki. Bihira lang to ah. Pero, please, gusto ko mabuhay ang anak ko. Paano ako mananatili dito na may obligasyon din akong magpadala ng pera sa pamilya ko? Ako! Ako muna! Gagawa ako ng paraan! Gagawin mo talaga? Oo naman! Mahal kita! At mahal ko ang magiging anak natin! Kaya ako nang bahala! Tinanggap ko ng buo si Gracie, Papa Dudut, sa pagkakaalam ko sa kanya simula nang naging magka-chatmate kami ay mabuti siyang tao. Pwede nagkamali lamang siya at dinago niya ang totoo pero mabuti siyang tao sa akin. Maaring masama ang naging tagpong ito sa buhay namin dahil sa kasal na siya at may pamilya, ay naisip niya ang bagay na masama tulad ng planong pagpapalaglag sa naging bunga ng aming pagmamahalan. Pero naiintindihan ko ang kanyang katayuan. Sinunod ko ang gusto niyang mangyari hanggang sa maipanganak niya ang anak namin. Sobrang tuwa ko dahil nang makita ko ang anak ko, Papa Dudut. Hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin alam si Nanay ni Risa tungkol dito. Ayaw ipaalam ni Gracie ang tungkol sa relasyon namin. Sinabi ko kay Gracie kasama ng anak namin na nasa tabi niya at niyayakap ay willing akong maging kabit niya. Dahil ayaw ko rin na masira ang pamilya ni Gracie sa probinsya. Tulad ng baby namin ay kailangan din na si Gracie ng mga anak niya sa asawa niya.
Isang kalokohan man ang pananaw ko pero sa palagay ko'y mas mabuti itong setup sa aming relasyon. Patuloy ang aming pagmamahalan habang walang pamilyang nasisira. Kapag bumalik naman siya abroad, nasa isip ko'y gusto ko pa rin makibalita sa kanya. Magiging chatmate abroad ko pa rin siya at kung uuwi siya ng bansa ay pwedeng sa akin muna siya uuwi kasama ang anak namin. At pagkatapos ay pwede na siyang umuwi ng Cebu. Sabi ko sa kanya ay pwede namang tumibok ang puso niya sa dalawang lalaki at willing akong makihati Papa Dudut sa pagmamahal na maibibigay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakatawa mang isipin ng isang lalaki ay gustong maging kabit forever. Pero eto ang ginusto kong mangyari para hindi lang kami magkalayo ni Gracie. Gusto kong buo kaming kasama ng anak namin kahit paman na ang katotohanan ay may kahati kami sa buhay ni Gracie. Kaya kong mabuhay sa isang kasinungalingan, sa isang huwad. Pero matapos ang isang linggo'y nawala na lamang si Gracie. Iniwan na niya kami ng baby namin at hindi ko na siya na-contact Papa Dudut. Nawalan ako ng communication sa kanya. Nang kaharap ko ang baby namin ay naawa ako sa kanya at naawa rin ako sa sarili ko. Kahit nang lilimos ako ng pagmamahal kay Gracie ay hindi niya pa rin kami pinagbigyan ni baby. Sobrang sakit sa puso ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nandyan si baby kahit papaano ay naibsan ito ang sakit sa puso ko. Ipinangako ko sa anak ko na magiging mabuting tatay ako sa kanya tulad ng ginawa at pinaramdam ng tatay ko sa akin. Hindi pala madali ang mag-alaga ng baby kaya hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa nanay ko ang tungkol sa bata. Umuwi ako ng Batangas at sinabi ko ang kwento namin ni Gracie kay nanay. Nalaman niya ang totoo na nagkaroon ako ng anak kahit na walang ina. Ay! Ang likot-likot na ng apo ko! Oh, tingnan mo anak, ilang buwan na lang ay mag-go 1 year na si baby. Dalawa na kayong baby ko, si baby damulag ko at si baby Pogi. Naku, magsiselos na ako niyan. Parang si baby Pogi na ang favorite ni nanay ah. Asus! Kayong dalawa ang favorite ko, no? Nay, salamat sa lahat ah. Nung inuwi ko siya dito, natanggap niyo lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Ay, ano ka ba? Anak kita at apo ko si baby. Blessing ang bata sa pamilya natin. Eh pero anak, mas maganda talagang may ina si baby eh. Nandiyan naman kayo na eh. Lola ako, hindi nanay. Anak, baka pwede na si Fatima. Ano? Ligawan mo na. Mabait naman si Fatima eh. At hanggang ngayon, eh single pa rin siya. Nay, alam niya na may anak na ako. Baka… Baka hindi ka tanggapin. Ay naku, hindi mo pa nga nasusubukan eh. Gaya na kagad ang iniisip mo. Sige na, pag-isipan mo. Huwag masyadong tagalan ha. Baka may nag-aabang na rin sa kanya sa paligid eh, maunahan ka. Maganda naman si Fatima. Bagay siya sa'yo. Talaga ba, Nay? Bagay kami? Gusto mo lang talaga may nanay si baby eh. Siyempre naman. Gusto ko may mami si baby Pogi. Pero anak, bakit pa kasi pumatol ka dun sa may asawa? Nagtataka lang ako kasi hindi ko naman nakilala si Gracie o hindi mo na ipakilala sa akin. Kaya hindi ko naman masabi kung ano ba yung nagustuhan mo dun sa babaeng yun. Tinamaan lang ang puso ko, Nay. Tinamaan, tapos iniwanan ng bata na parang tuta matapos ipanganak. Oo eh, sa bagay, okay na rin naman. Kasi may baby Pogi ako. Oh, sabi ni baby Pogi, maghanap ka na baby damulag ng mami ko. I-date mo na si Tita Fatima. Oh, ilang hakbang lang naman ang bahay nila eh. Mabait pa! Oh. Ang kulit-kulit ng lola mo, baby. Nakinig ka naman sa sinasabi ni nanay, di ba?
Abay, syempre. Nakikinig talaga si Baby Pogi sa lola niyang maganda. Hindi ba, Baby Pogi? Ano? Ano, no, no, no. Anong sinasabi mo, Baby Pogi? Ha? Ano? Ah, gusto mong ipag-date natin si Daddy Baby Damulag mo kay Tita Fatima, no? Wow! Magandang idea yan, Baby Pogi! Eh, kailan ba daw ang date nila? Ano? Bukas na agad? Dinner date ba? Aba, kailangan natin ayusan ang daddy mo para magustuhan siya ni Tita Fatima. Nay, kayo talaga. Eh, anak mo daw ang may gusto eh. Dapat, huwag mong i-disappoint si Baby Pogi. Nadali niyo ako. Sige na nga. Bukas, makikipag-dinner date ako kay Tita Fatima kung papayag siya. Yay! Papayag yun. Oh, ano, narinig mo yun, Baby Pogi? Makikipag-date na ang daddy mo. Magkakamami ka na. Kayo talagang dalawa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, anak. Kaya gusto namin na sumaya ka. Salamat po talaga, Nay. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo. Nako, gagawin ng ina ang lahat para sa anak nila. Ay, erase, erase, erase. Gagawin ng mga magulang ang lahat para sa anak nila. Kaya ikaw, gawin mo rin ang lahat para kay Baby Pogi Irvin. O, mangako ka. Opo, Nay. Pangako po. Gagawin ko para kay Baby Irvin. Pinag-date nga kami ni Fatima, Papa Dudut. Parang iba ang pakiramdam ko noong kaharap ko na siya. Ang ngiti at titig niya ay alam mo nang hindi siya gagawa ng masama. Dahil kay Gracie ay medyo hindi na ako ganoon ka-shy type, kaya ako parati ang nag-o-open ng topic para may mapag-usapan kaming dalawa ni Fatima. Mga ilang dates din ang nangyari bago ko nasabing gusto ko siya. Sa totoo po ay gusto ko na si Fatima at hindi dahil naghahanap lamang ako ng pamalit ni Gracie. Genuine po ang pagkagusto ko kay Fatima at parang nakaramdam ako ng panghihinayang dahil hindi ko siya binigyan noon ng atensyon. Baka noong sinabi ni nanay na liligawan ko na nga siya bago ko pa nakilala si Gracie ay malamang naging kami na dahil hindi mahirap na magustuhan at mahalin si Fatima. Pagkatapos ng isang buwan na naging kami papadudot ay niyaya ko na agad siya ng kasal. Pumayag naman siya kaya hindi na ako nag-alinlangan at nagpakasal kaagad kaming dalawa. Sobrang saya rin ni nanay ni Risa dahil nakita niyang buo ang pamilya ko at alam niyang mabuting may bahay si Fatima. Hindi ko nakitaan si Fatima na nag-iisip ng kung ano kay Baby Irvin. Tinanggap niya ito na parang galing sa kanya. Kaya sobrang saya ko dahil hindi ako nagkamali na pakasalan at piliing maging asawa si Fatima, Papa Dudut. Matapos nga ang 12 years ay nagkaroon kami ng apat na anak. Kasama na roon si Irvin, Papa Dudut. Babe, matulog ka na. Masama sa health mo yung pagpupuyat. Buntis ka pa naman. Tapusin ko lang sana tong isang chapter ng librong binabasa ko, babe. Kunin ko na tong libro sa'yo para maitabi ko na. Ooh. Bukas ng umaga mo na tapusin to. Payakap nga ako. Kumakayakap naman to. Magpahinga ka na, babe. Oo na. Magpapahinga na ang buntis. Ang saya ko kasi magiging lima na ang anak natin. Ako rin. Parang kahapon lang si Irvin lang ang baby natin sa bahay. Oo nga no. Ang bilis talaga ng panahon. Babe, salamat ha. Hindi mo tinratong iba si Irvin. Babe, anak ko si Irvin. Para sa akin talaga siya galing. Huwag ka na nga mag-isip ng ganyan. Pantay ang trato ko kay Irvin at sa iba pa nating mga anak. Silang lahat. Anak ko sila, okay? Salamat talaga, babe. Pakis nga ako. Nagpapasalamat ako dahil napakabuti mong ina kay Irvin at napakabuti mong asawa. Wala na akong hihilingin pa dahil sobra-sobra ang binigay ng Diyos nang dumating ka sa buhay ko. Noong kasi,
Sobrang parang pinagsakluban ako ng langit at lupa dahil sa ginawa ng nanay ni Irvin. Babe, ako ang ina ni Irvin. Please, wag na nating pag-usapan pa to. Ayoko mabanggit mo pa to. Gusto ko mag-move on ka na. 12 years na ang nakalipas mula nang mangyari yun. Ang importante, masaya ka at masaya ako sa pagsasama natin, sa binuo nating pamilya. Oo, tama ka babe. Mas importante nga ang pamilya na binuo natin. Ay, tingnan mo to, babe. Nag-post ako ng pictures natin sa social media. Nag-comment si nanay. Buti madaling naturuan si nanay ni Riza. Nag-comment. Sabi, ang laki na ng baby pogi niya. Pogi naman talaga si Irvin. Siyempre, anak ko. Patingin nga. Nagmana talaga sa kagwapuan. Eh. At crush mo ako dati pa. Oo na. Hindi ko naman ipagkakailayan. Ikaw lang yung may ayaw sa akin noon. Nahihiya ako sa'yo eh. Ano? May hiya-hiya ka pa? Sige na nga, ikaw nang mahiyain. Basta ako babe, mahal na mahal kita. Forever kitang mamahalin. Ako rin. Forever. Pangako yan. Pakis nga uli. Ang ganda talaga ng asawa ko. Dati pa naman. Sandali, selfie tayo. Post ko sa social media para makita ni Nanay ni Riza. Sige. Dito, tingin ka sa camera. 1, 2, 3. Ayan. Patingin nga. Bagay talaga tayo, babe. Siyempre naman. Babe, gamitin mo na kaya yung SockMed mo? Pang video call ko lang sa inyo ang account ko. Hindi ko tinitingnan ang profile ko at kung ano-anong post. Matandahan ako para dyan. Naku, dapat in ka pa rin, lokong to. Mag-post ka rin para makapag-comment kami ni nanay. Naku, baka kung ano-ano ang i-comment nyo ah. Hindi ah. Sige na. Ano ba yung profile mo, cartoons? Si Irvin ang gumawa niyan. Palitan mo na. Ang gwapo ng asawa ko tapos cartoons ang nakalagay. Sige na nga, magpapatulong ako kay Irvin. Ang papalagay ko dyan yung sobrang gwapo kong picture. Para wala ka nang gagawin kundi ang titigan ng profile picture ko. Talaga lang ha? Sa kakulitan ni Fatima ay naging active ako sa social media, Papa Dudut. Maganda itong platform para makapag-communicate sa mga dating kaibigan. Pero naging way din po ito para balikan ko ang panahon na kachat ko si tatay bago ito namatay at si Gracie noon sa abroad. Parang malapit na ang tao. Parang nasa kabay mo ang mundo. Sa isang click lang ay mahanap mo na ang tao at maaari mong makausap sa chat at pwede ring video chat. Nagiba na ang anyo ng communication. Nangangati ang mga daliri ko at hinanap ko si Gracie sa social media. Nakita ko kaagad ang account niya at tinignan ko ang mga larawan niya at ang kanyang pamilya. Parang muling nagbalik ang saya at sakit na naramdaman ko. Ang mga alaala ng pagsasaman namin. Ang una naming encounter sa chat room noong hanggang sa nagsama kami sa apartment at naisilang si Irvin. Pinigilan ko ang sarili ko na i-message si Gracie para ano pa kung kukumustahin ko siya. Hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Pero after many months ay hindi ko na rin matiis talaga, Papa Dudut. Nag-iwan ako ng message sa kanya. Gusto ko yung burahin ang message ko pero hindi naman po pwede. Para ako nang lalamig na hindi ko alam kung bakit ko nagawang mag-message pa sa kanya. Parang hindi ko alam kung ano ang gusto kong ipahiwatig sa pangungumusta ko sa kanya. Ang puso ko'y parang kumakabog sa kaba at sa hindi ko ma-explain na pakiramdam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos ang ilang linggo ay nag-reply si Gracie. Nanginginig ang kamay ko nang buksan ko ang message niya at may kung anong hangin ang dumampi sa katawan ko nang mabasa ko ang reply niya. Nilalamig ako sa kaba at parang nag-flashback. Lahat ng mga nangyari sa amin simula na magkakilala kami sa chatroom hanggang sa nilayasan niya ako at iniwanan niya sa amin ang baby ko.
Ang sabi ni Gracie sa message niya ay inaalala niya ang anak na iniwan niya sa akin. Mabuti daw at nag-upload ako ng mga pictures ni Irvin at nakita niya ang anak namin. Nakita na rin niya ang buong pamilya ko. Nagpapasalamat siya na nagkaroon ako ng pamilya. Dagdag pa ni Gracie na gusto niyang makita ako dahil uuwi siya ng Pinas sa susunod na buwan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko talaga maintindihan ang nararamdaman ko noong oras na yon. Parang ayaw ko makipagkita sa kanya dahil nakokonsensya ako sa asawa ko at mga anak ko. Pero may nararamdaman ako sa loob ko na gusto kong itulak papalapit kay Gracie kaya nakipagkita ako nang umuwi na ito sa Pilipinas. Ang bangangiti niya at ang pagiging kalog ay naroon pa rin. Hindi ko mawala sa puso ko na may nararamdaman para na kong pagkagusto kay Gracie. Papa Dudut, binahay ko si Gracie. Alam kong mali pero ginawa ko pa rin. Ang hindi ko alam ay natunugan pala ni Fatima ang tungkol sa amin ni Gracie. Binata na talaga ang anak ko. Kailan ko siya makikilala in person? Kahit ipakilala mo lang akong kaibigan mo, hindi na kailangan na ungkatin pa ang nakaraan. Wala naman siyang alam na iba pala ang nanay niya dahil pinalaki niyo naman siya ni Fatima ng mabuti at si Fatima na kinikilala niyang ina. Buti late niyo siyang naparegister kaya kayo talaga ni Fatima ang naging parents niya sa papel. Oo, buti nga eh. Si nanay ang nagbigay ng Irvin na pangalan sa kanya. Kapag ready na siya sa lahat, ipapaalam ko rin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Salamat, Loy. Pwede ko siyang isama dito sa susunod na linggo. Sana nga maisama mo, Loy. Loy, thank you at tinanggap mo pa rin ako. Alam mo, hindi kita nakakalimutan. Tiniis ko lang na hindi ka talaga kausapin. Nagpakalayo-layo. Para hindi na maging magulo ang buhay mo. Feeling ko, tama naman ang ginawa ko. Sobrang na-miss kita. Akala ko nga nun, hindi ko kayang mabuhay nang wala kay. Mabuti at nakahanap ka ng tulad ni Fatima. Basta, wala akong intensyon na angkinin ka. Ito lang ang magiging setup natin. Kapag uuwi ako ng bansa, magsama lang tayo kahit isang buwan. Dahil mahal kita. Gusto kitang makapiling. Tulad ng dati. Ayaw ko rin masira ang pamilya ko at pamilya mo. Mahal natin ang mga pamilya natin. At ayaw nating masira yun. Kaya itago lang natin to. Wala namang makakaalam eh. Oh, may kumakatok. Sino kaya yun? Buksan mo na. Baka yung may-ari nitong nirentahan natin. Alam mo naman yung matanda. Medyo may pagka-intrigera. Sige, sandali. Bubuksan ko. Ha, Fatima! Babe, bakit ka nandito? Alam niyo kung bakit? Nandito ako dahil may karapatan akong protektahan ng pamilya ko. Babe, kumalma ka lang muna. Halika, pumasok ah. Dito tayo sa loob mag-usap. Hindi ako mag-eskandalo. Edukado akong tao. Ikaw pala si Gracie. Fatima, wala akong balak na sirain ang pamilya niyo. Ano pala itong ginagawa ninyo? Mahal ko ang asawa ko at pamilya ko. Alam kong nandito ka para tuksuhin uli ang asawa ko. Makinig ka. Asawa ko si Loy. Akin ang asawa ko. At gusto kong malaman mo na ako ang ina ni Irvin. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan niyo ba ako? Please. Ano please? Gusto mong tumigil ako sa pagsasalita? Ayaw niyo marinig na nasasaktan ako? Kung hindi ako dumating ngayon, baka may milagro na kayong nagawa. Hoy, ikaw babae, anong klaseng tao ka? Hindi ka ba makontento sa asawa mo? Bakit hindi ka na lang dun sa ibang bansa maghasik ng lagim at bakit ang asawa ko pa ang pinagtitripan mo? Bakit? Bakit? Dahil mahal ko si Loy. Ano? Mahal mo ang asawa ko? After so many years, kaya ka bumalik at gusto mo magpakamot sa asawa ko dahil mahal mo ang asawa ko? Pinigilan ko pero... Pinigilan mo pero sobrang kati mo! Babe, tama na! Umuwi na tayo! Pag umuwi na tayo,
Ibig sabihin ba ako at ang pamilya natin ang pinili mo? Na ito na ang huli niyong pagkikita ng babaeng to? Fatima, gusto ko makita ang anak ko! Yun naman pala! Gusto mo makita ang anak mong iniwan mo na parang tuta? Kung ito pala ang gusto mo, bakit nandito kayo? Sa apat na sulok ba ng kwartong to, makikita mong anak mo? Ako ba pinagloloko ninyo? Hindi ako tanga! Mabait akong tao pero hindi ako tanga! Alam kong hindi mo maiintindihan ang magiging rason ko pero sana pagbigyan mo akong makita ang anak ko. Hindi ko siya kukunin sa inyo. Wala naman akong karapatan. Hindi ako magpapakilala na ako ang nanay niya. Gusto ko lang siyang makita. Alam mo, hindi ako madamot. Alam kong ina ka rin pero paano kita mapagkakatiwalaan ngayong isa kang sinungaling? Nagsinungaling kayo sa akin. Inilihim niyo tong kawalang hiyaan ninyo. Babe, tama na. Please. Ang sakit! Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Babe, patawarin mo ako. Sige na, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Tama! Umuwi na tayo! Noong gusto kong pagtaksilan ng asawa ko ay naging palaban naman ito sa relasyon namin kahit pa wala akong balak na iwan siya. Tama si Fatima, Papa Dudut. Dapat iniwasan ko na lamang si Gracie o kung balak lang nitong makita ang anak ko'y dapat hindi ako naglihim sa kanya. Alam niyo, Papa Dudut, ay humanga ako kay Fatima dahil sa tapang sa sarili na harapin kaming dalawa ni Gracie at ang hindi niya pagsuko sa pamilya namin. Humanga ako sa kanya dahil sa inilaban niya ako. Tinanggap niya ako ng buo pa rin, Papa Dudut. Naging tao at ina si Fatima kaya pinayagan niyang makipagkita si Gracie kay Irvin. Ipinakilala namin si Gracie na kaibigan ko. Ramdam ko kung gaano kasakit kay Gracie na iniwan niya ang anak at ramdam ko rin na masaya siya na makita itong malusog at puno ng pagmamahal naming dalawa ni Fatima. Pansin kong ang pagpipigil ni Gracie na lumuha sa harap ni Irvin. Ito na pala ang naging huling pagkakataon na makita at makausap ko si Gracie. Pagkatapos ng tagpong ito ay deactivated kaagad ang kanyang social media account. Hindi talaga pwede dahil kung ipilit namin ang aming mga sariling pagsaluhan ang maling pag-ibig ay nadaramay makakasira ito. Hindi lang sa aming mga pamilya kundi sa aming mga sarili. Naniwala akong may pag-ibig sa naging relasyon namin ni Gracie pero isa itong pagkakamali na dapat itama. At sa aming maling relasyon noon ay hindi ko inisip na maling dumating sa buhay ko ang anak kong si Irvin. Dalawa ang bibiling kong sapatos mo. Yung isa ako ang pipili para sa graduation mo. Yung isa naman, ikaw na ang pumili para magamit mo pang forma mo. Grabe, binatang binata ka na anak. Salamat tay, iba ka talaga. Siyempre naman. Pero ano ba ang kukunin mong kurso pala sa college? Hindi mo pa rin nasasabi sa amin kung anong gusto mo. Gusto ko maging marine engineer tay, pero gusto ko magtrabaho abroad. Abroad? Bakit hindi na lang dito sa atin? Pwede rin naman, pero mas malaki sahod sa abroad, tay. Gusto kong yumaman agad. Sa bagay. Pero alam mo, nak, kung ako papipiliin, dito na lang sana sa Pinas. Nakaya ko naman na dito ako sa Pinas, ha. Mahirap nga ang buhay. Hindi naman ako naging mayaman, pero masaya ako kasi kapiling ko ang pamilya ko. Kayo ang masayang nangyari sa buhay ko. Kayo ang kayamanan ko. Nahihirapan si tatay kapag malayo kayo sa akin. Alam niyo naman ang story ng lolo niyo, di ba? Dati nasa abroad siya. Mahirap dahil matagal bago siya makapagbakasyon dito sa Pilipinas. Alam ko po na mahirap nga ang buhay sa abroad, tay. Alam ko naman ang mga ganong senaryo. Kung sakali makapag-abroad ako, hindi mo na ako magpapamilya. Pero pag may nagkagusto sa akin after college at magkatuluyan kami, pwede namang sa abroad na kami tumira. Mas magandang tumira dun sa walang traffic. Ang traffic talaga ang gusto mong takasan, ha? Siyempre po. Nakaka-bad trip po kasi ang traffic dito sa atin, eh. Sa bagay. Basta,
Parati mong tandaan na nandito lang kami ng nanay Fatima mo at ng lola ni Risa mo. Opo, tay. Ito po, tay. Gusto ko tong sapatos na to. Kaya po ng budget nyo to? Tingnan ko nga ang presyo. Naku, ang mahal nito ah. Pero dahil mahal kita anak, kaya kung gusto mo to, sige, kunin natin. Parang yung pag-abroad mo rin. Susuportahan ko yun. Alam ko na matutupad mo ang mga pangarap mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo na kaya mong makuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay, anak. Salamat po, tay. Kakayanin ko po lahat para matupad ang mga pangarap ko. Tay, nandito na po si nanay. Oy, parang abotenga na yung ngiti mo, Irvin. Siyempre, nay. Bibilhan po ako ni tatay ng the best na sapatos eh. Patingin nga nang napili mo. Yan ba? Ay, maganda nga. Bagay yan sa'yo, nak. Bayaran nyo na para makapag-dinner na tayo. Ay, naku kayong mag-ama. Akala ko ba madali lang mamili ang mga boys? Kayo pala tong matagal eh. Tapos na ako mamili ng sakin. Usapang sapatos po kasi, nay. Dapat yung the best ang mapili. Kaya matagal ng paghahanap. Ikaw talaga. Pero hindi pa po kami tapos mamili, nay. Tama yung anak natin, babe. Kasi bibilang ko pa siya ng bagong sapatos na isusuot niya sa graduation. Sana pala hindi ko binili sa nang pamimili ko. Sana pala in-inform niyo ako. Papadudod, sa tagpong yun ay naramdaman ko na dapat kong pahalagahan ang pamilya ko. Ang pagiging ama ko at ang pagiging asawa ko kay Fatima. Naging mas malapit ako kay Irvin dahil gusto kong nakakasiguro na kapag may gusto siyang gawin o plano ay ipapaalam niya sa akin para mas lalo ko siyang magkaw niya mag-abroad. Iba daw sa pakiramdam yung nakakapunta sa ibang bansa. Sa totoo lang, kahit nag-aaral pa lamang si Irvin ay hindi ko na sa ibang bansa na siya. Or feeling ko na nasa ibang bansa na siya. Napapraning ako, hindi ko lang pinapahalata sa anak ko at tinibayan ko ang loob ko dahil sa advanced technology natin. Iba na rin siguro ang maging dynamics ng pag-abroad ni Irvin dahil anytime na naman ngayon ay pwede nang makausap via video call ang sino man kahit saan pa man siya sa mundo. Hanggang ngayon, Papa Dudot ay walang alam si Irvin sa nakaraan. Hindi niya alam ang tungkol sa biological mother niya. Pero sa totoo lang ay gusto ko rin sabihin sa kanya ang katotohanan dahil karapatan niyang malaman ito. Naghahanap lamang po ako ng tamang panahon. Masaya ako sa naging pamilya ko ngayon at sa ngayon ay nag-aaral pa rin po si Irvin sa college. Wala na akong naging ibang balita tungkol kay Gracie, siguro ay noong kasagsagan ng pagputok ng pandemic ay nasa ibang bansa lamang ito at hindi nakauwi. Kung magkita man kaming muli ni Gracie ay magiging magkaibigan na lang talaga kami at ipapaalam ko na parati kay Fatima ang lahat. Dahil ayaw kong masira ang pamilya ko, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, maraming maraming salamat po, Loy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.